What's up mga Naito? For today's video, pag-uusapan natin paano maging isang delivery rider dito sa Maxim. Makita niyo naman sa title, no? Tsaka sa thumbnail. So, paano pa maging isang delivery rider? So, bibigyan ko kayo ng tips. Disclaimer lang mga tol, itong video na to ay based in true story. In real life talaga. So, hindi to just a content. This is not just a motovlog. Papakita ko sa inyo paano ba maging delivery rider. Marami kasi nagtatanong sa akin sa Facebook page ko. By the way guys, follow niya ako sa aking Facebook page. Diyan ako madalas mag-update. Dito sa YouTube kasi medyo tumal ko na mag-upload dahil ang uploading natin sa YouTube more on full video talaga. Kaya kung hindi kayo updated, punta kayo sa Facebook. At balik tayo doon sa pag-usapan natin. Paano ba maging delivery rider? At ano yung mga kailanganin mo para maging isang delivery rider? At the same time mga tol, kailangan nyo dito si pag-atsaga. At the same time, dapat meron kayong may sarili kayong motor. May puhunan kayo. Yan yung mga kailanganin nyo bilang delivery rider. Tara, samahan nyo mga tol para malaman nyo yung mga kailanganin nyo pagka gusto nyo maging isang freelance delivery rider. Dito lang yan sa John Moto Vlog. So, stay tuned lang kayo mga Naito. Let's go! Pakita ko sa inyo paano pumunta doon, no? So, nandito tayo ngayon sa ulo ng Apo, mga tol. Ayan, no? So, kung galing kang Subic, dito ako magagaling, no? Dediretsoy mo lang yan pagganan. So, galing ako dito sa kabila, pa Manila, so kumaliwa ako. Palatandaan, Jollibee, Rotonda. Diretso lang. Tapos, makikita nyo itong simbahan. At itong St. Joe School. Lagpasan nyo lang ito, mga tol. Tapos, makikita nyo itong Cebuana. Ayan. Cebuana, tapos ito yung Maxim. Maxim office. So yun mga tol. Alright mga tol, ito tayo sa office. Pag-akit nyo, makita nyo naman dito. Ayan. So yun yung office hours nila. Pasok tayo. Morning mga sir! Morning! Ito mga Naito yung kanilang office. Ayan. So yun din yung mga uniform nila. Ayan. Yun din yung mga box. Helmets. Ayan. Apala guys, ito si Sir James. Ayan. Good morning sir! Sir James, ito naman si Sir Kier. Hello sir, good morning po. So dito mga tol, yung office sila located at number 53, 18th Street, East Bakbak, Olongapo City mga tol. So paano nga ba mag-apply sa Maxim Rider o paano maging delivery partner dito sa Maxim? Tatanungin natin sila Sir Kier and Sir James dito sa office sila. Sir, ano ba yung mga kinakailangan pagka mag-apply? Usually, ORCR tsaka driver's license. Professional na lisensya. Pero kung yung motor mo is company owned, syempre kailangan may authorization. Kung second hand naman, may certification, ORCR, yan. Mga important na hinahanap kapag mag-apply ka sa delivery rider. So sa mga NBI on police clearance, hindi naman na, hindi na hinahanap na. Tsaka resyo may wala na, no? Basta ORCR lisensya lang. Yun mga tol. Nga pala ito sa Sir Kier. Anong hawak mo pala sir dito? Ano bang tungkulan mo dito? Bali ako yung ng mga behavior ng mga rider concerns, yan. Kapala guys, ito si Sir James ulit. Ayan, siyang head manager ng Maxim Olongapo City. Sir, matanong ko lang pala, ano ba yung sakop ng Olongapo dito sa atin? Ano ba, hanggang saan ba yung ating zoning? Oo, ang main focus natin sa deliveries is more on talaga Olongapo City, pero umabot tayo ng any point of Luzon. Basta lumabas yung tamang delivery fee na pick-up and drop-off location. So ayun, as of now po, ang standing natin sa area natin is umabot na po tayo ng Bataan area and Zambales, so hanggang Caste, Iba, yan, San Marcelino, so umaabot na po tayo dyan. And sa SBMA, yan, Airport, QB, Binikpikan, Kalayaan, kahit po sa Morong Gate, and sa Morong proper, City proper, umaabot po yung mga riders natin dyan. Then, ayan, nag-start na rin po tayo ng expansion, so mag-focus na rin tayo sa Subic and Barreto area, so mag-hire na rin po tayo ng mga active riders doon na mag-accept ng mga bookings inside ng Subic area. Alright mga tol, nasa likod natin yung mga uniform, yan, pati yung mga bags, helmet, yan. Pero hindi kasama yun ha. So sa pag-avail lang ng mga uniform, meron sila dito ang jacket. Dalawin jacket ang meron sila. Isang may hood, isang wala. Tapos isang long sleeve. Ayan sa dulo. 300, 600, 600. Tapos meron din silang kento. Free to freebie guys sa mga vendor, no? Tapos sa rider naman yan, yung half pace. 100 pesos naman yan mga tol. Ito yung box sila. Ayan, yung box sila mga tol. 1-3 naman ang SRP na ito. As of now na official box nila. 17x17 yung sukat na ito mga tol. Tapos ito yung mga helmet
helmet nila, meron sila ditong full face, meron din silang half face. Magkano yung full face? 1,400 piso. Tapos yung half face, 1,000. Dito sa Maxim, once na nag-start kayo mga tol, kunyari na-approve na kayo, tapos sa kayo orientation. So mamaya, papakita ko sa inyo paano yung magiging orientation dito, paano yung magiging briefing nyo. Once na sumalang na kayo dito sa Maxim. Okay, so pag unang pasok nyo, meron kayo 1 week na 0% commission. Dito kasi sa Maxim, delivery fee lang yung binabayaran. Wala silang service charge or anything else. Delivery fee lang, kunwari 100 pesos, meron magiging commission doon si Maxim, doon ang mababawas yun. Ganun ang nagiging batayan ng kitaan ng Maxim to rider. So wala na silang magiging delivery charge doon mga tol. Sa 1 week na yun, may 0% silang commission. Sulitin nyo yung pag-ano na yun, yung pag-deliver na yun. Kasi wala magiging kaltas doon yun sa magiging kita nyo. Kunwari 100 pesos. Tapos merong 0% commission. So solo mo yung 100 pesos na yun. Kasi once na matapos yung 0% na free commission, magkakaroon kayo ng 18%. Sa 18% na yun mga tol, kunwari 100 pesos, minus to 18%, yun na lang, ito na lang yung magkikitain ng rider. So para mas mabawasan pa yung commission fee, pwede kayong mag-rebranding gamit ng mga jerseys na to tsaka yung mga bag and helmet. So sa kada jersey, 1% lang yung pwede nyong mabawas dyan. So kung bibili ka ng any jersey dyan, 1% na mababawas, 17%. At kung mag-abil ka naman ng bag, 1% ulit, 16% na lang. Tapos pag nag-abil ka pa ulit ng helmet na Maxim, 1% ulit, so 15% na lang yung magiging commission sa'yo na bawat delivery ng Maxim. Alright mga tol, so ito nga pala yung team leader natin sa Maxim. Ayan, from Olonga po. Paano mo sir? Sir, nice to meet you, sir. Okay, thank you. Alright mga tol, so mayroon tayong new rider na nag-apply dito. Ayan, makita nyo may mga papers siyang dala. Ayan, direkta yan agad kay Sir Kier. Ayan, si Sir Kier yung mga kausap nyo. Masa pumunta kayo dito sa office. So ang dala ni Sir, ang pangalan niya ay si Glenn, na may dala siyang Xerox ng license o RCR. Ayan, at sa kanya na nakapangalan, kaya hindi na siya mahihirapang na ma-approve. Professional din naman yung kanyang lisensya. So, Sir Kier, ano ba yung madalas na specific na ano sinasabi pag orientation? Once na nag-visit kayo dito sa office, muna natin i-ano sa inyo upon orientation. Siyempre, number one yung how to use driver application. Kung paano natin gagamitin yung application as a delivery rider, i-explain natin dito yun. Para hindi kayo mahirapan, i-explain natin yun one by one. How to take orders, yan. Example, how to answer the order, siyempre. And also, how to avoid violation and suspension. Siyempre, as a company, meron tayong mga violation, mga rules na kailangan sundin as a delivery rider. Yung suspension, siyempre, yan yung una nating ibibigay sa rider once na na-reach niya yung violation, yung quota na sinusunod natin dito sa company. Also, yung food safety, kasama din yan, siyempre, more on food delivery tayo, mga parcel, yan. Siyempre, hindi rin mawawala dyan yung safety ng driver. As a delivery rider, explain din natin dito kung paano nyo maano yung pag-deliver with cautions, di ba? Yung mga traffic rules, yan, nandito din yan. Kinds of scammer like meet-up delivery and barcode payments, also GCash cash-in. Yung mga cash-in na yan, madali lang yan eh, GCash cash-in. Pero itong barcode payments na to, madaming ano to, halos lahat ng kailangan natin sa client, nandito, nagagawa nila, nabibigay nila. Siyempre, scammer nga. Tapos, yung driver proper attire, kasama din yan sa safety ng rider. Kailangan nakapantalon tayo, long sleeve or jacket, bawal yung sleeveless, siyempre, kailangan ng sapatos. Proper approach sa client, and how to become a priority rider. Yun, lahat yan, i-explain natin dito once nag-visit kayo dito sa office namin. Alright mga tol, so magsusukot tayo at mamimili na tayo ng jersey na susotin natin. Meron silang tatlong klase dito na jersey. May long sleeve, may jacket, meron yung jacket na may hood yan. So pili tayo, sukatin natin. At sa mga gusto mag-apply as a driver o delivery rider na Maxim, ito yung aking referral code yan. So once na ginamit nyo yan, mas mapadali ang approve nyo. At meron na rin kasamang 0% commission yan for 1 week. Sukot na tayo mga tol, let's go. Okay guys, ito yung jacket nila na walang hood. Ito ay 2XL. Ano ba yung tsura niya mga tol? Alright, testingin naman natin yung long sleeve. Alright guys, so ito naman yung long sleeve nila. Ayan. So mas maitim ako dito. Ayan na yung tsura niya mga tol. Ang presyo naman na ito is 300 pesos.
Alright mga tol, so ito naman yung gamit nila. Price naman na ito ay 600 pesos. Ito yung tura niya mga tol. May hood na kasama na yan, oh. Parang si Koke. Check naman natin yung bag nila saka yung mga helmets. Alright mga tol, so ito naman yung bag nila. Ayan. So may reflectorized yan, tatlo. Tapos ayan, meron sila yung parang yan, pandikit. Tapos may seatbelt din yan mga tol. Feature ng box nila. So ito, lagay ng dings. Tapos meron ditong parang mismong divider mga tol. So ayan, ganyan. Ganyan yung ginawa ko sa box para separate mga tol. Ayun po, sa mga interested na mag-apply, may mga sariling motor, updated RCR, and professional driver's license, visit lang po kayo dito sa ating opisina. Monday to Saturday po, open kami. 8 a.m. to 6 p.m. Pagka-holidays din po, open din po ang ating opisina. Lahat po ng mga inquiries nyo, questions, katanungan, lahat ng clarifications po, masasagot po natin yan dito sa office. Office address po, number 53, 18th Street, Isbakbak, Orongapo City. Tabi po kami ng Cebuana at tapat kami ng Palawan Express along St. Joseph College. Yun lang po, maraming salamat. Kita-kits po dito sa Maxim Office, Orongapo City. Nabili natin na damit or yung jersey sa itong jacket na walang hood. Ayan. So bago tayo sumala, kailangan natin ito para tayo mga itim. Itim na natin, no? Let's go! Alright mga tol, so nasa field na tayo ngayon. So, andito ako banda sa may Old Cabalan. At naghihintay ako ngayon. So ganito yan guys, no? So habang waiting ka, all mo lang. Kasi may mga specific na orders yan. Merong nearest, intercity. And iwan dyan lahat yun. Bike delivery, helper, pabili, trike, or etc. So ako ginagawa ko yun, all ko lang siya. All, naka-all lang siya. So lahat na magiging book, dyan ka makikita, no? Kahit saan lugar pa yan. So Olongapo to Subic, makikita natin yan, no? Stay chill lang tayo. Tayo lang tayo ng book. Tapos pag may book na tayo, makita ko sa inyo. Alright guys, so meron na tayo nakuha ng book. Ayan, ito nyo ba? Hindi ko napakita eh. Kasi dito sa Maximo Rider app, pabilisan kasi dito, request. Yung request na yun, yung mag-accept dun sa book ng customer. So punta man natin guys yung pick-up location syempre. Tapos saka natin da-drop. Sobrang lapit lang nito guys, oh. Tapos maganda yung tip niya. Bye naman ito guys, ha? Bye naman, oh. Una! Delivery! So guys, yung gagawin nyo para makapunta kayo sa pickup location. Dito din nyo itong pickup location na yan. Lalabas na yung Google Map dyan. Tapos guys, ayun kung makikita nyo, meron siyang update your arrival time. So wala pa tayo dun sa pickup location. So ang gagawin mo, extend mo lang ng 5 minutes. Pero huwag palaging ganyan ha, kung maaari iwasan. Kung kayang iwasan. Kung ano yung nakalagay na arrival time, punta na natin agad, no? Pero kung hindi talaga kaya dahil traffic, alam mo naman yung sitwasyon ng daan, hindi natin masabi, bye-bye ba? So extend mo lang, maintindihan naman ng customer yan. Huwag lang 1 hour ha. So ito yung pickup location natin, Coffee Cut Pet Supplies. Oop, yan. Check muna natin yung ano guys, request. Pa-pick up po ng order ni Abby sa copy. Yeah. May doorbell pala. So yung mga tol, share ko lang. Sa mga vendor o mga may store o merchant. Once na gusto nyo ng collaboration ng Maxim, meron kayong ganyan na tulad nyo. No? Meron kayong magiging tarp. Pwede rin ilagay doon sa taas yun. Ganun. So yun, baka gusto nyo lang, message nyo lang ako. Thank you, sir. Okay, sakuha na natin yung ating first pick up. So, pindutin mo lang tong, di ba, nag-arrive na tayo kanina. Yun, nag-arrive tayo. Tapos, let's go mo lang pag-alis ka na. Tapos, punta ka naman ngayon sa drop-off location. Let's go. Taka lang. Nag-chat yung ano. Dito kasi sa app natin, mayroong messages. So, yun guys, meron tayong message dito for client, no? Kahit na hindi natin siya tawagan. Pero may mga, ayan, no? Pwede yung siya tawagan directly. Ayan, meron yan. Tapos, message, and transfer money to client, ganyan, cancel order, open in navigation system, yan. Ganyan yung itsura niya. So, minessage lang natin siya. So, yun, pinag-reply niya tayo agad. Eh, nag-drive tayo, hindi natin agad eh, delikado. Hindi natin ma-replyan. Hindi ko kayang mag-reply nang nag-drive, nang nag-relax, o nag-chat-chat. So, tulad nito guys, nakarong pin siya. Until now, hindi pa rin inaayos yung pin location niya. Number 27, Acacia Street. So ito yun, 27, Acacia Street. Ang galing guys, ito yung doorbell nila. Letter A.
doon ko sa Kertega abot yung delivery. So check ko na lang kung naisend niya na through GCash yung payment niya. Dahil GCash daw siya nagbayad. So yun guys, transfer na yung payment natin for delivery fee. Wala naman tayong nabonohan doon kanina sa pickup location. So wala yung tao doon sa mag-receive dito. Sabi nung customer, bigay ko na lang doon sa caretaker ko. Thank you sir. Thank you po. So completed na, na-complete ko na yung book. Okay, may check na kanina, di ba? So punta tayo ng office ulit, balik tayo. Itong photo verification na to, para to sa mga nag-rebranding ng bag, helmet, jersey, yan. So magiging priority tayo once nag-rebranding tayo. So as of now, meron akong 15% commission. Kung dun sa 69 pesos kanina, minus mo dun yung 15% off. So yung matitira sa 69, yun na yung ating kita. So ito, ito yung commission ni Maxim, ito yung kita natin. Alright mga tol, dito na tayo sa office. So mag-rebranding muna tayo. So ito yung mga rebranding na tinatawag. Ayan, so mag-picture tayo. Tatlo yan. Meron tayong photo of branded bag, photo in branded helmet. So ito yan. Yung isa naman sa damit. So nakapag-picture na ako, nakalimutan kong ipakita sa inyo. Pero ito yung mga sample mga tol. Helmet tayo, itura natin. Ayan, picture na tayo. Ito naman yan, basta mukha mo yun nandyan. Tapos send. Ayan. Next naman natin, photo of branded bag. So yung bag, may bag tayo sa motor. So pipicture lang natin yung motor. Nakapit na yung bag natin sa motor. Ipicture na lang natin yan. Ayan, ayan na siya guys. So send mo lang. So priority na tayo ulit. Okay guys, so matapos tayo magpicture for priority. So okay na ulit yung account natin. Meron naman kasi magiging paalala yan na kailangan mo nang mag-rebranding within 15 minutes. Ulan yung mga ton. Waiting lang tayo ulit ng other book. So dito lang labas lahat ng book natin. Ayan. Kailangan mo na i-request agad. Once may nakita ka, request ka lang agad. Dito ka rin makakapili ng delivery fee na gusto mo. Kung gusto mo 15 up pataas or okay na sa'yo 14 below, kuhin mo na yun agad. So kasi dito pabilisan. Lahat ng rider ganyan nakabang lang. So pauna niya once may matataas sa delivery fee. So hindi lang naman nag-iisi yung book natin sa isang araw, kay Maximo Longa po umabot naman tayo ng 1,000 deliveries. So yung iba nakakancel pa doon, eh kung lahat yun ma-accept ng without cancel, masasabi natin malakas na tayo. Alright mga tol, so meron tayong book ulit, pangalawang book natin to, Summer Pop Subic, sa ano lang to, dito lang sa bandang West Bakbak. Ano to eh, vape shop. So dadalhin natin to sa may SBMA sa Baypoint Hospital. So ayan, meron siyang special request dyan, may pangalan, and tapos already paid through GCash. So babayaran na lang sa atin dito is yung delivery fee na 42 pesos in 2.7 kilometers. At makikita nyo dito kung scam ba yung client. Pag mayroong ganyan, regular client, ibig sabihin verified na siya, no? So regular customer na yan, safe ka na dito, walang scam. May mga scam lang din na iba talaga na customer, lalo pag first time book. Kaya papadouble check nyo dito sa system. Kala Sir James tsaka Sir Kia. So biyahe na tayo, let's go. Alright guys, dito na tayo sa pickup location ulit. Thank you po. Ito na yung item. Tawagan ko muna daw ito kasi may papasuyo pa na isa. Dunkin Donuts. So 42 to. Hello po, good afternoon. Good morning po ma'am, si Maxim Rider po. May papasuyo para po kayo bukod dito sa vape. Anong bibili natin sir? Ganito na lang sir. Ito yung number ko. Message ko po sa akin yung papabili nyo. Tapos punta na ako doon. Sige po. So yun guys, punta tayo ng Dunkin. So dito tayo sa Dunkin Donuts. Malapit lang naman. Ma'am, meron kayong ano, Spanish latte na medium, tapos choco waco butternut. Meron po kami choco waco butternut, choco waco lang. Choco waco? Sige. So, ayan guys, no, dito na tayo sa Dunkin. So, kanina kala natin magiging pasuyo lang to, pero nagpasuyo pa ulit. Mag-additional lang daw yung customer. Then, mga tol, eto, medyo gugugol ng oras to kasi, ayan, pasuyo pa ng iba. Tsaka mahirap to. Para sa akin lang, para sa akin lang mga tol. Medyo gugol lang talaga ng oras to. Hindi tulad ng ready to pick up ni item, ready to drop na lang yung mga item, no. So ito, konting ano lang, patience mga tol. Pagkaganto mga pabili. Tulad ng sabi ko nung una mga tol, dapat meron kami pang-abono. So kunin dito siya. Ito na po lahat yun. Sige po. So mga tol, ito pa isa. I-indicate nyo yung resibo doon sa pagkain ni customer. Kasi hahanapin nila to. Kumbaga ito yung proof of abono nyo. So huwag nyo nga kalimutan yan. So punta lang tayo sa BMA guys sa may drop-off location, sa may waypoint. Pero bago ang lahat,
May pasuyo pa ulit si customer na ayun nga, may hindi kasi available doon sa Dunkin na una, so may pinapapili siyang Dunkin na donut na wala doon. Hahanapin ko pa yung isang store ng Dunkin doon sa SBMA para bilhin yung hindi available doon sa una natin pinuntahan. So sabi naman niya, magdaragdag siya ng deliveries na lang. Yan, patience guys ang kailangan dito. Ma'am, meron ba kayo yung ano, choco, waco, butternut? Ay, sorry sir, yung pang-apple na lang po siya. Oh, wala lang ngayon. Wala. Teka, tawag ako yung customer, ha? Bali, yung pang-apple na lang. Ma'am, sir, wala na raw sir eh. Kapon lang meron. Wala na rin. Kapon lang? Oo. Sige pa pala sir. Sige sir, thank you po. Sige. Punta na tayo sa drop-off. So, hindi available yung order ni customer. Ah, wala na rin pong babayaran naman eh. Magbabayad na lang daw po yung nag-book. Sige po. Sa inyo po. Andito na yung galing sa sana po. Oo po. Thank you po. Okay po. Tayo na natin yung payment Gcash, no? Customer. So yung mga tol, message ko na yung customer. So, ayun. Sabi ko, delivery fee ko kahit 90 na lang. So, 42 pesos kasi simula dun sa may vape shop. So, nag-offer ako ng 90 pesos kabuuan nang babayaran niya sa delivery fee. Yan, 282 lahat, sabi niya. So, yun, ganun lang. Nasa kanila na yun kung mag-add pa sila kasi syempre dalawang store din yung pinuntaan natin, which is hindi naman bayad ng 42 pesos yun, no? Yun, so, approach na natin naman yung customer para mabigay yung talent pin natin na kailangan natin. Then, explain lang natin na maayos yung scenario, no? Para naman maintindihan nila. Pero, yun. So after na mga tol, ganun lang ulit. Balik lang kayo sa app nyo na Daxis Rider. Tapos all lang kayo lagi. Ayan. Tingnan nyo lang, abangan nyo lang yung mga lalabas sa book. Tapos request lang agad. So hindi ko kasi mapakita ng exact yung request sa pinipindot. Kasi nga pabilisan dito mga tol. So para sa mga customer na magbubook dito sa Maxim, para sa inyong kaalaman lang po ma'am, sir, dito sa Maxim Rider app namin, once na may nakuha kaming book, tulad na ito, pag ni-request namin yan, yan lang yung pwede namin maging book. Which is, kayo ay priority sa amin, no? Kaya lang yung customer namin, wala kaming ibang magiging pwedeng mahawakan na hanggat hindi namin natadrop o natatapos yung transaction namin sa inyo.